Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang Pandaraya sa Tapales versus Inoue. Bistado na, Sean Gibbons, pinakalma ni Tapales. Pag-usapan natin yan, mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga bidyong katulad nito. Ilang oras na lang nga po, mga ka-Flash, at masasaksihan na natin ang historical boxing fight para sa ating mga Pinoy boxing fans, ang bakbakang undisputed championship sa pagitan ni Unified WBA, IBF, Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales kontra sa pambato ng Japan, pound for pound boxer and current WBO, WBC Super Bantamweight Champion na Oya the Monster Inoue. Subalit ang nakakagulat nga po dito, mga ka-Flash, ay ang biyahe mula sa tinutuluyang hotel ng Team Tapales na aabot sa isang oras ang biyahe papunta sa Ariake Arena. Nakakalungkot nga raw ito, mga ka-Flash, sa kadahilanang kailangan mo pang magbiyahe ng isang oras at mapagod bago makarating sa arena. Idagdag mo pa dito, mga ka-Flash, ang natuklasan ng Team Tapales na posibleng pagmula ng dayaan sa laban kung saan ang referee nga po ng nasabing laban ay hawak ng Top Rank o ng WBC at WBO sanctioning body. Dito ang referee ay sina Celestino Ruiz mula sa USA, habang ang tatlong hurado nga po, mga ka-Flash, ay si Robin Taylor ng WBO, Craig Metcalf ng WBC, at ang isa lang nga po dito, mga ka-Flash, para sa Team Tapales na mula sa WBA ay si Raul Caiz Jr. na dito pa lang, mga ka-Flash, ay 3-1 na ang score na pabor kay Naoya Inoue. Kaya dahil dito ay mas lalong natakot itong si Sean Gibbons sa kalalabasan ng laban, na maliban sa mahirap ng kalaban ng The Monster ng Japan ay kailangan mo pang lagpasan ang dalawang hurado at ang isang referee na hawak ng Team Inoue o ng Top Rank. Subalit sa sagot nga po dito ni Tapales kay Sean Gibbons ay huwag matakot at magtiwala na kayang-kaya nitong talunin si Inoue, na pumunta nga raw dito si Tapales sa Japan upang manalo at hindi magpatalo sa laban. At ang isa pa nga po ditong nakakagulat, mga ka-Flash, ay ang Evada testing na naman si Tapales after ng weigh-in, na kinuhaan na naman ito ng dugo at urine sample para ma-check kung gumagamit ba ito ng pinagbabawal na gamot. Habang si Inoue ay braso lang ang ipinapakita, na questionable pa nga raw ito kung ito ba talaga si Naoya the Monster Inoue. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Ito laging bago, balitang boxing, laban na kasado. Di papahuli pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.